So, bali, mula po dito sa opisina ko, ayan, lalabas kami ng Kasada doon sa may Goldilocks. Pupuntahan po namin yung property sa Villajeda. Bali, nakausap ko na po yung mismong seller. Clean title po itong pupuntahan namin. So, dalawang titulo siya na kulang 5 hektarya. So, samahan niyo po kami. Hi, I'm Jaya, your one and only trusted site locator. So, bali, nandito po ako sa Barangay Villa Aurora, kung saan ilolocate ko po yung 4.9 hectares na 2 title. At take note, clean title po ito. Direct po tayo mismo sa seller. So, si seller po, ikausap ko kanina umaga at binigay niya po sa akin lahat ng documents para po i-verify ko. Ito po ay masasabi kong clean title dahil nakapangalan po sa kanila, bayad po ang 1 milyar. Then, ito pong location natin ay nakalocate sa Villa Aurora kung saan 2 titles po ito. Nadaanan po siya ng kalsada. Bali, magkabukod na po ang titulo. Hindi na po natin kasama yung kalsada. Kaya pag nabili niyo po ito, yung mismong lupa po ang babayaran niyo. So, ito po ay pinaresyohan po ni seller ng 120 per square meter. Direct po ako kay seller. Pwede niyo po siyang makausap anytime. At sa ngayon po, bali po, kinumpay ko na po lahat ng documents para po makita niyo once na mag-clipping tayo. Ang kagandahan dito, both properties along along Provincial Road. Ito po, mula sa Lopez Quezon hanggang dito ay 16 kilometers away tayo. So, malapit din po tayo sa bayan ng Buena Vista. So, nagigitna po siya. Ang kagandahan po dito sa property na to, parehas pong may frontage yung both part sa mismong Provincial Road. Kaya, ano pang inihintay nyo? Tara, samahan nyo ako. Iikutin ko yung property. So, balito yung property natin. Ito, left and right tayo. Ito yung way papuntang Buena Vista, Quezon. So, ipapakita ko po sa inyo yung boundary doon. Hanggang, saan nga po tayo? Balik, kasama ko po yung pinakang OIC dito ng seller. Para ituro po sa atin yung mismong muhon. So, ito po, ang korte po nito ay parang flag po ng Pilipinas. Ayan. So, lamang po yung nanditong part. Bali, yung kabila pong part ay 34,217 square meter. Ayan. So, itong kabilang part naman po ay 15,947. So, yung mga bahayan po hindi na yan kasama. Bali, itong mismong harap lang po ang atin. So, ito po ay may upland. Ito tayo yung upland. Hanggang saan to dahil doon? Sa ano po? Hanggang doon sa one, yung plug na napula. Apo, yung dulo po nun? Yung dulo yun. Kadulunan pa. So, doon pa po tayo. Yung korbada po ngayon ay sako pa po ng property. So, ito po tayo ay may ilang kapuno ng nyog. Parang dasik na dasik pa to ng nyog. Ano po? 600 plus. So, ito po ay may 600 kapuno ng nyog. Ayan. So, ito, sako pa rin po ng property. So, ito, fight lang po nito na upland. Ano po? Pero, halos pantay naman po itong pinakambabaan niya. So, ang frontage po natin pala tayo aabuti ng 200. Ano po? 200 meters. 1, 2. Yan, 200, 1, 2, 3, 4, 100 po. Dito po? Saan po ba dun? Sa may bahay pa pong yun? Yung boundary po ay yung pinakang bahay dun. So, ilang post din? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hello. 5 na. So, ito po ay may frontage na almost 250 meters po. Ayan. So, itong part na to, atin pa rin to. So, makikita nyo po, ito yung part pa rin ng kabila. Ayan. So, talagang yung 1.5 hectares po natin ay pahaba. Ano tay? Yung dito sa kaliwang parte. Dalayan, halos kapantayan din dito. Gusto mong bumasak sa ito? Sige po. So, dun pa rin tayo. Atin pa rin po yung part na yan. Papasukin ko mamaya yung kabilang yan. So, dito muna tayo sa 1.5 hectares. Papasukin po natin tong 1.5 hectares. So, bali, nag-iinulan lang ngayon. Ayan. Paliliparan ko din siya ng drone, pero gusto ko rin siya makita yung loob. Para at least may idea tayo dito sa status ng ano niya. Dala pa rin po yung mga nyugan eh, malayugan.
Apo. So, ang status dito is slope po itong part na to. Ayan. Slope part siya. Pahaba po yan hanggang doon po yan sa may waiting shade. Sako pa niya po yung waiting shade na yon. So, eto yung 1.5 hectares. Ang nasa title niya is 15,947. So, malapit-lapit na siya sa 1.6. Yan. Tapos, ito yung kabila. 34,217 square meter. Mula dun sa bahay na yon. Pataas. Bakit na yan? Pababa dun sa may plant sa may. Pababa pa dun. Oh. Tapos, hanggang dyan. So, 250 yung frontage natin. Papasukin ko yung loob dun, tay. Oo. So, ito po ay kapantayan. Mula po dun sa bahay dun. Kapantayan na po yan. Then, upland lang po ito. Tapos po, yung pababa po ulit. Ano, tay? Tapos, puro nyug po siya. Ayan. Ito yung kagandahan dito sa property. Talagang tabing-tabi po. So, ito pong part na to ay puro may nyug din talaga. Tayo, ano pwedeng gawing kaingin? May mga saging din po kaya ito? Wala. Bihira. Bihira. Puro nyug po talaga. So, yan, sakop rin yan eh. Yan pong sagingan na yan. So, yung part po dito sa ganyan sa kabila, yan, sakop natin yan. Pero gusto mo ko, kita ang proper ni Mike, aahon ka dyan. Apo, so aahonin ko nga po yan. Hanggang doon tayo, dito sa kabilang part, hanggang doon tayo sa may number 1 na puno, ano po? Yun yung boundary natin. So, saan po nakalagay ang mohon doon tayo? Dito sa may sasakyan na dito sa may sasakyan, so puntahan po natin. Para at least makita natin yung pinakang boundary. Ang boundary dyan, kahit dito na yung pinta. Apo, yan, yung may number 1 na puno na yan, ano po? Yung boundary. Boundary yan. Tapos, ito po yung, tumusok doon, papunta na sa taas, ano po? So, yung property natin ay sako pa rin yan. So, ang pinakang boundary niya po ay itong may posting yan sa may kawayan. So, yan lang kapong yan. Ang mismo pong pinakantinam na ng mohon. Yan po. So, yan. Paahon po dun. So, makikita niyo po. Yung poste na yan, hanggang dun po sa poste nun sa may bahay, yun po yung pinakang frontage niya. So, medyo karbada lang po ito. Tapos, katwira na po yung sa harapan mismo ng property. Bali, aakit ako dito sa kabilang part para po at least makita niyo yung loob nito. So, bali, akitin ko na po dito. Ayan. Medyo upland lang. So, medyo madulas yung dinadaanan ko ngayon kasi kauulan lang po. So, yung gusto kong bumili nito. Neready ko na po papeles nito. Ayan. Sa 124 square meter. Sabi po sa akin ni seller, pwede naman po daw i-negotiable. Depende po sa usap nyo. So, ito po yung part na upland na nakikita natin kanina nung ako'y nasa kalsada. So, masasabi ko tagang clean title to. Take note dun sa mga buyer ko o sa mga gustong bumili ng mga property na naghahanap ng mura. Lagi kong paalala, pag sobrang mura, mapapamura ka na lang talaga sa pagpapatransfer. Yun lang po yun. Eto, sa presyo po nila, eh hindi naman tayo lugi kasi clean title po talaga. Ayan po. So, dun sa mga buyer ko na naghahanap ng pagbaba mo, property mo na, eto po yung pwede kong i-offer. Ayan. Nasa inyo na po kung ano yung gusto nyo ilagay na negosyo dito. Pwede nyo po kasi itong i-develop. Or pwede rin po natin gawing farm. Dun po sa mga naghahanap po sa akin na pwedeng gawin po itong manukan o lagayan ng sabong panabong naman. O kaya pwede po ito. Kasi meron po tayong upland na location. So dun sa mga
Naghahanap po ng panabong. Ayan. Pwedeng-pwede po itong lagyan. So, dito po sa pababang ito. Ayan. Doon po ay nyugang-nyuga na. So, ito lang pong ibabaw na ito yung medyo clearing. Pero pagbaba ko po dyan, ayan, titingnan natin. Halos kapantayan na rin. At puno po ng nyug. Ay, tanaw pala dun sa baba. Kalsada na rin pala dun. So, makikita nyo, kalsada na rin po dun. Bali, ito po ay dinouble check ko ang papel. Kasi bago po ako mag-offer, ay akin po munang dinodouble check. Para po at least safe po yung makakabili. Kasi lagi ko pong sinasabi, hindi naman po natin pinupulot yung pera. Ito po yung pinag-iipunan natin at pinaglalaanan para mabili yung ating mga dream farm. So, dun sa kalsada, nakita nyo po yung pinakang boundary, di ba? Yung pwesto, yung poste. Pwede po tayong pumasok dun. Ayan. Inyo na rin po yan. So, nasa inyo kung tatanggalin nyo po itong bundok. Yun nga lang, papabuldozer. Or else, gagawin nyo na rin itong parang pinakang bakasyonan o lagayan ng mga panabong na manok or bakahan. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo dito. Kayo na yung magde-develop. So, yun po. Halos na ang frontage niya isa kalsada. Kagandahan na rin, puro nyug pa po yan. Hanggang nandun pa po yan, ha? Kasi ito po ay 34,217 square meter. Itong kabilang part na to, itong may upland. Pero, mas malamang po rin yung kapantayan niya. Nasa 70% naman po yung flatland, tapos 30% po itong upland natin dito. So, tapos yung isa naman pong part ay 15,947, almost 1.6 na siya. So, yun po yung kabilang part. Ang kagandahan dito sa location natin, meron tayo ditong poste na ng kuryente. So, meron na tayong kuryente. Then, ang source naman po dito ng tubig is deep well naman po. Then, dito po sa tuktok na ito, meron po na mga cellphone signal. Tsaka po dun sa waiting shed kung saan ako nag-intro, may cellphone signal po dun. So, ito po. Ito yung mga pwede kong i-offer po sa inyo na talagang hindi po naman ako mapapahiya dahil ito po yung maayos ang papel. At legit check naman po, kahit po magpa-legit check kayo. So, lahat naman po ng aking naging transaction at mga nakabili po sa akin ay halos po na i-transfer ko na yung title. Kasi po, lagi kong iniingatan yung mga client ko na nagtitiwala sa akin. Ayan. So, dun po sa mga client ko na naghahanap ng property, maging wise po kayo at lagi maingat. Kasi meron po na, pagbili nyo ng property, mura nga. Tapos, pag-check natin ng documents, may problema. So, be wise. Ito pong ino-offer ko sa inyo, na double check ko na. Ayan. So, nakita nyo, may bus pong dumadaan dito, ha? Pa-Maynila. So, ito yung kagandahan dito sa property. Sa transportation, wala tayong problema. Dahil kung gusto nyo umuwi ng Maynila, may nadaan po dito na bus. So, pagpabaya naman po kayo, may jeep naman pong nadaan, may tricycle din po. So, maganda dito yung location natin to. So, bali, bababa na po ulit ako. Bali, yun lang po yung part na upland, yung itong inakit kong ito sa may harap ng kalsada. Then, kapantayan na po ulit. So, ito po ay parehas binebenta. Dalawang titulo. Kaya dun po sa mga buyer ko na naghahanap, ito po yung pwede kong i-offer. Ayan. Hope you like it po. Murang format ba ang hanap nyo? Na may malinis sa dokumento at hindi masakit sa ulo. So, nandito na yung hinahanap nyo. Please subscribe my YouTube channel, Jaya Real Estate Property and Real Estate Property by Jaya. And please click the notification bell para updated kayo sa aking uploaded videos. At laging tatandaan, don't wait to buy real estate. Buy real estate and wait!